delivered us from so great a death, and God deliver, in whom we trust that He will yet deliver us. Ye also helping together by prayer for us, that for the gift bestowed upon us, by the means of many persons, thanks may be given by many on our behalf. For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world, and more abundantly in your word. Sabay-sabay po, dalawang verse, ready go. For we write none other things unto you than when ye read or acknowledge, and I trust ye shall acknowledge even to the end, as also ye have acknowledged us in part, that we are your rejoicing, even as ye also are ours in the day of the Lord Jesus Christ. Let's pray. O Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. We pray na ay magpatuloy. 2 Corinthians, I pray na ganun pa rin po ang blessing kita namin. Ano po yung nagbago at nanatili sa comments, Lord, sa remarks sa mga Corinthian Church. I pray makita namin maganda. Makita din namin for this chapter, Panginoon, yung mga sufferings, but andun yung comfort, andun din po yung rejoicing. So I pray na pagpalain bawat isa, mga salamat sa presensya at ang bawat isa, Panginoon, at sa inyo din po, Lord. I pray kayo pong bigyan ng katagumpayan sa aming mga lakad, Panginoon, sa aming mga services. Kaya malulati yung Jesus name we pray. Amen. Amen. Maka po na po. Good afternoon po sa lahat. Title po nito is Rejoicing in the Brethren. Rejoicing in the Brethren. Ibig sabihin, sinong masaya ngayon? Ito niya, wala, di ba? Meron. Sinong hindi masaya? Tingnan niyo mga mukha ng katabi niyo. Masaya ba? O, sino ulit yung masaya? Wala. Ang mukha naman eh. So, napansin nyo again, dito tayo 2 Corinthians, natapos natin 1 Corinthians last week. Medyo mahaba yan. At maraming laging kinukot sa 1 Corinthians kasi nga, hindi natin problematic church, pero andun yung blessing. Kung may problema, may solusyon naman. At mayroong in-offer solusyon. At mayroon ding tulong ang Panginoon dyan. So, bakit ng buhay yan, okay? Nung kanina lang, may kausap akong pastor yun. Parang ramdaman ko yung ano eh. Kahit wala naman akong problema, nagkaroon tuloy akong problema. Ramdaman ko lang minsan, parang na ano ko, yung future. Problema talaga, hindi maiwasan eh. Pero pwede pala yung ibang problema, iwasan. At dapat iwasan. Amen? Amen. Yung nakikita nyo ng mayiging problema, katulad ng mga bata, hindi nag-aaral, problema yan. Makulit, hindi nakikinig, problema yan. The future. So pwedeng iwasan yan. Pero in general, hindi talaga. Meron at meron. Pero maraming pwedeng iwasan. At yun nga ginagawa natin sa ating mga pag-aaral. Anyway, itong 1 Corinthians nga, natapos natin, ina-address yan sa church. So nakita natin mga problema nila at yung mga dapat mga blessing andun din sa mga aral na nakita natin sa 15, sa 13, sa 14, siyempre, mga gifts, mga nag-aaway-aaway, may solusyon dyan, di ba, lahat. So ngayon naman, makikita natin, 2 Corinthians, hindi po yan magkatabi. So again, yung mga letter ni Paul, letter lang po yan as in. So nilagay lang yan sa Bible kasi nung mga time na, alam nyo na, malaking pagkakaiba ng mga Kristiyano sa mga Udyo eh. Ito na nga sa number. Ito ka pa, yan. Hala ko, di kita makikita ngayon eh. Uy, kayo, nasa likod kayo. Ito, isang boy dito, isang boy. Wala tuloy ako eh. So, yun, yung mga blessing, mga problema. So, ngayon, makikita natin, yan, sa Bible tayo na. So, itong mga letters niya, kaya maiksi lang yung iba dyan eh. Ito nyo ba yung 3 John? 2 John, Jude. Mga letters lang po yan.
Pero dati sa kanila, malaki kasi yan eh. Hindi naman ganun kalaki. Pero, ibig sabihin, ni letter lang yan. Ba't ginawang Bible yung letter? Kasi, mapagkukuha na natin ng mga, ano rin, mga reference, doctrina. At sinasabi sa atin, dinidescribe kung ano meron nung mga time ng nung first century Christians nga, churches. Okay, so, kumbaga, anong gusto niyo mga picture? Yung mga yung nag-post ka o yung mga tinatawag nilang ano yung ano lang? Stolen. Anong mas maganda? Depende kung anong judgment mo. Di ba gusto mo yung nakaka-post ka? So, maganda mo yung stolen, di ba? Parang yun talaga yung nangyayari. So, parang ganun yung Bible. May letter lang dyan. Malaming letter dyan, pero parang snapshot kasi ito. Alam niyo may snapshot? Parang ganun nga, picture. Stolen shot. So, tapos nilagay sa Bible. Tapos, hindi basta-basta kasi, katulad nga nito, si Paul, church planter, nagsulat sa mga churches na kanyang in-establish. So, ngayon, makikita mo yung mga pinag-uusapan nila. Kahit binabati dyan, lahat yung may aral yun. Plus, yung mga doctrine nga na naka-embed dun sa mga letters. Amen? Kung hindi pa kayo kumbinsido, alam nyo ba yung mga genius daw? Alam mo si Isaac Newton? Genius yun, di ba? Kaya may pagkaloko-loko rin pala yun. Kaya okay. Pero actually, may maganda siya mga letters kasi nagpapatotoo sa Baptist yan. Alam nyo ba yun? May mga letters siyang gano'n. So, pero marami pa siyang mga letters na kaya nalalaman ng tao yung buhay niya dahil yan sa mga letters. So, kahit kalat-kalat yun, may idea ka na makukuha doon. So, ganun din naman yung mga iniimbestigahan. Alam nyo ba yung, sino ba yung recent na iniimbestigahan? Sina Fauci. Sina Clinton. So, may mga na-leak na kanilang email. Magkakaroon ka ng idea kung ano yung pinaggagawa nila. Okay? So, both sa maganda at sa mabuti, snapshot ng mga letters natin, may matututunan tayo. Kaya, yun po yun ha. So, hindi nila originally binalak na maging Bible. Pero, yung kalibre ng letters niya sa mga churches ay pasok na pasok din. Ha? So, yan. So, again, hindi naman wala sinabi dito kung kailan na yung timeline nito. Basta first century yan. At makikita sa 2 Corinthians ngayon, so puro pa rin ang aral yan. Pero yung iba dyan mapansin natin, yung mga tinutukoy dun sa mga naunang letter. Okay? Like sinasabi sa inyo last time. Anyway, sa first chapter, di pa rin makikita yan. I think. So, umpisa natin. So, Paul, an apostle of Jesus Christ, yung usual salutation niya, by the will of God, and Timothy, our brother, to the church of God, which is in Corinth. Okay, malinaw po yan. Ang churches, nasa isang lugar, kasi nag-meet sila. With all the saints. Another, ano, di ba? Saints? Ano yung saints? Mga taong ligtas sa buhay pa. At patay na rin yung iba. Pero dito, malinaw, mga ligtas, mga buhay pa yan kasi sinusulatan eh. Which are in all Achaia. So, Achaia kasi yung mas malaking region sa modern day Turkey. So, ito yung pagbati niya. Grace be to you and peace from God our Father. So, bakit ganun yung madalas na batian natin, no? Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Especially sa panahon po nila kasi na nag-uumpisa sila. Sa atin parang palamuting salita na lang ngayon yan eh. Mga Kristiyano, kahit nga hindi mga Kristiyano, nagamit yan. Pero sa kanilang time nila, applicable na applicable yan. Kahit naman sa atin. Sinabing grace to you, ibig sabihin, grace be to you. Ang naaalala ni Paul at pag ang kausap niya, mga kapatid, ano ba yung common sa atin? Di ba, lahat tayo ay naligtas by grace, by the grace of God. At peace, nalalala niyo yung peace? Saan chapter natin pinag-usapan yan? Nalala niyo pa? Malala. Basta may tayong isang preaching na puro peace, peace. Parang yun yung pinaka-goal natin. Okay? Kasi may kapayapaan ka lang, okay ka na. Hindi mo kailangan mayaman masyado. Minsan, pag mayaman ka, kung na-official ka ng gobyerno, wala ka namang kapayapaan. Gusto mo ba yun?
Yan. So sa atin, ganun po yan. Kaya grace and peace from God our Father. So hindi iba nagbibigay niyan, ang Diyos. Pag ang Diyos ang nagbigay, ano yan? Solid yan. Ibang term na ano. Ibig sabihin, walang kukuha sa inyo yan. Amen? So yung mga taong walang kapayapaan, sinong walang kapayapaan dito? Mag-isip ka na. Ang binibigay ng Diyos kapayapaan, hindi gulo. Okay, pastor, alam niyo akong iniisip. Bakit nga? Hindi ako mapakali, hindi ako matulog. So, iniisip, ang dahil ko kasing pera, hindi ko alam saan lalagay. Buti hindi natin problema yan, no? Pero pag nagkaroon kayo, yan, problema talaga po yan. Yung anak ko, lumalaki na. May crush na rin. Naku, hindi ako makakatulog, pastor. Di ba? Pero, yun nga, kung nagtatiwala ka sa Diyos, palagaan mo yung bakuran mo lang sa panalangin yung iyong anak. Okay? Hindi yan mapapahamak. Tulad yan. Yung mga anak ko, inaaraw-araw ko kasi kinakabahan na rin ako eh. Minsan. Man, lalaki na eh. Ano kayang kalokohan gagawin ito? Huwag naman, di ba? Pero ganun yan eh. Siyempre, alam nyo, naglaki ka sa church, nakita mo na lahat yan eh. Maaring hindi sa'yo, pero sa pamilya nung iba. No? Pag, kaya nga pagbibisita tayo doon, marami na namang alaala tayong makikita doon. So, yung iba maganda. Kasi iba nawala, tapos bumalik. Yun ang nakakatuwa. Meron mga ganun sa kanila eh. Iba naman, dating payat, pataba na. At least nanatili sa church. Amen? Yan, inaaraw-araw ko yung mga anak, kinakabahan ako eh. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and God of our comfort. So, kung naalala nyo, isa mga natin sa panalangin yan, hindi siya nang bobola, pero ang focus kasi natin ng Diyos, so siya yung binibigyan natin ng kapurihan. Amen. Ganun lang po yan. Pero may mga aral din dyan eh. Sabi dyan, Father of mercies and God of all comfort. So parang nakikita nyo na, kung nabasa nyo kanina, ito, yung verse 4. Ano bansin nyo dyan? Meron na akong preaching dito eh. Sabi dyan, who comforted us with all in all our tribulation that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Ano napansin nyo? Na-comfort ba kayo? So, kasi mamaya magkukwento na siya ng problema niya. Pero hindi yung tipong yung iba nagkukwento ng problema. Nakakita na ba kayo ng may kilala pa yung ganun? Pag nagkwento sa inyo ng problema, mamaya ikaw, problemado ka na rin. Kasi parang wala solusyon. ano mangyayari dyan? Ganito pala siya, parang... Lalo pag pera, parang ikaw na yung ano, di ba? Parang... Brag, kapatid, wala na akong ganyan, wala akong ganyan, wala akong ganyan. Parang, pagkatapos ng kwento, parang ano eh, ikaw na yung burden, di ba? O, ito na nga. E paano kung yung mga bagay pa na hindi mo kayang tumulong? Oh, may sakit si ganyan. Anak ko, ano, may, ano, masyadong, ano man yan, may problema sa school o sa love life. Ang hirap, di ba? Pero, walang kwenta-kwenta kayong problema natin eh. Mamaya, tingnan nyo. So kaya, sana huwag tayong maarte ha. Kaya nga inaaral natin ito. So ito na, for as the sufferings of Christ abound in us, ang dami nilang problema. Hindi nyo makukumpara yung sarili natin dyan. Katatapos ko na lang ng acts na naman. Eh anong mga si Paul, ginulpe, pinagbintangan, ginulpe ulit. Kala nga, patay na eh. Ganun si Paul. Mamaya na, ano naman, shipwreck na naman. Hirap ng buhay ni Paul. Eh sabi niya dyan, so our consolation also. Ibig sabihin, may problema siya, tapos matutuwa na naman siya. For example, tayo, yan, sa JJX, di ba? Parang, ngayon pala, nakikita ko na puro gastos. Puro pagod. Wala naman sana madisgrasya ng ano, sakyan, di ba? Kasi layo nun, lumalaki yung chance na ano eh. Ano lang yung comfort natin doon na masaya tayo, di ba? Ano? May maligtas. Pag may naligtas doon, amen. May umatin na. Praise the Lord, di ba?
Di mapil mo yan. Tapos dito, pag may nag-matured, may natututo na, by the way, ang ano natin, ha? Nung una, natutuwa ako, pero nung pinapanood ko, marami tayong kailangan practicein. Di ba? So, pag may natututo, may ginagamit ng Diyos, yun ang ating, sabi diyan, consolation. Also abounded by Christ. Yun ang maganda. So, huwag niyong i-desire yung buhay na walang problema. Eh, baka wala din namang blessing. Walang kwenta din. Okay lang yan. Kaya yan, explore tayo na explore. May ano dito, may opportunity. Sige lang, kahit may problema, sigurado. Diba? Sa inyo nga lang, kinakabahan na ako. Di masaya ako. Dito kayo, diba? Minsan, tinitingnan ko kayo, ginaganyan ko kayo. Nakikita ko na yung mga potential problem eh. Huwag naman sana, pero kaya kung makikinig lang kayo, hindi kayo magiging ganun. Blessing kayo. Pero hindi nakikinig, kita ko na yan, ako. Itong mga hindi nangamaten dito, di ba? Minsan ngayon, parang binubwisit kami dito ngayon. Eh, sinabihan ko na ng isang araw. Kala ko, ihinto na eh. So, parang nangaasar talaga. Mga, ewan ko. Ganun kasi yan, pag tinanggihan mo yung blessing, salita ng Diyos, sa kabila ka pupunta eh. Kaya minsan, problema natin yung mga yan pag nagkataon. Anyway, sabi niya, whether we be afflicted, ito mga encouraging word to, kaya kahit nag-umpisa sa problema, maganda to. Okay, sabi niya, whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation. Yung sabi kanina, di ba? Gumastos tayo. Mahirapan tayo, pati tubig lang, problema. Kaya sabi doon, kung kayo naman, yung mga pinagmi-ministeryo natin, kung kayo naman yung ma-console, ma-comfort, at maliligtas, okay na rin yun. Amen? Which is effectual in the enduring of the same sufferings which we also suffer, or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation. Inuulit pa, no? Kasi nga, yun yung importante. Ma-encourage yung kapatid, okay na yun, nahirapan tayo. Kaya ko lang, pag inaalala ko yung mga time nung ako yan, katulad nyo. Ay, si Pastor, kwento ng kwento. Misan, di ako nakaka-relate eh. Kasi nga, iba, kailang kaya darating sa akin yun? So, pero pag dumating na yun, doon ka makaka-relate. Tapos yun na, doon ka nalalaman kung ano yung ginagawa ng Pastor dati. Kala ko yan, atayo lang dito, mag-praise and then, bye-bye. Hindi pala ganun. Ultimo yung mga problema yung sa bahay minsan. Sa problema din. So yan, naalala ko kasi inaano ko rin yung mga lumang pictures. Yan, naalala ko sinasalin. Late pa eh. Si Joshua, ang payat pa nun. Minsan, ipopost ko nga. Yung 2019. Hindi ko na alam kung paano tutulungan. So, yan. Our hope of you, medyo malungkot na ng umpisa, and our hope of you is steadfast, knowing that as ye are partakers of the sufferings, so shall ye be of the consolation. So, ito medyo may nireveal naman dito. Yung iba pala, kaya wala minsang agana-gana sa church, ano, minsan di sila parte. Wala kang parte. Hindi ka nahirapan, hindi ka rin makakonsole. Nakita niyo, kaya huwag kayong magireklamo. So, minsan, naisip ko rin kayo. Minsan, nag-ganong kayo doon. Diba, masaya naman kayo, di ba? Huwag lang tatamaan yung paanong kasama nyo. Nag-ano kayo doon. Tamaan na yung mga damo doon, mga sili. Huwag lang yung paanong kasama nyo. Ha? Minsan, itong mga to, ano eh. Gusto lahat, mag-ganon eh. Nahirapan ba kayo doon? Wala nga, para naglalaro lang kayo, di ba? Si Daddy ato. Ibigyan ko pala si Daddy. Nakakalimutan ko lagi. Daddy kasi yung skilled ano doon eh. Nahirapan ba kayo? Hindi pa. Yun po yun. So, sila ay nahihirapan, pero party din sila. For example na lang, kanari, si kunwari lang ba, da? Si Rapi. Kanari, pinag-pray natin. Sino mga kapatid nito? Hindi, balik na rin na natin. Wala dito si ate mo eh, di ba? Kunwari, pinag-pray mo si ate mo. Pinag-pray natin, inaalalayan natin. Tapos nakarecover si ate Lin mo. Kaya nung una, hirap na hirap ka, Pastor, sabi ko, inaayaya ako na nga, inaasar pa ako eh. Diba?
So, pero pag na-revive yun, anong mangyari? So, ikaw ay partaker ng suffering, partaker ka rin ng consolation. Masaya ka ngayon, ganun pala yung kasaya. Pag yung isa, parang wala ng pag-asa, tapos bandang huli, na-revive nga, di ba? So, ganun din naman saka yung mga soul winning naman. Basta lang, hirap naman yan, nakakahiya yan eh. Hirap yan, hindi naman ginagawa ng ibang church yan eh. Ba't tayo, ganyan, puro soul winning. Nakakahiya, mahirap, mapapahiya, nasigawan. Diba? Hindi nyo pa naranasan yun. Pero sana natin maranasan, kung sakali lang. Sino pa na nahirapan dito? Inabol ng aso, wala pa naman, no? Alala ko ng aso na yun eh. O hindi kayo takot sa aso. Naghahanap ako ng pangunta dyan eh. Ano mukhang di totoo eh. Yung mga ultrasonic. Kung sakali kasi ma-encounter mo talaga yun eh. So yan, pag nahirapan ka, tapos naligtas ngayon, oh, ikaw gumaling ka maging soul winner. Diba? Ano mangyayari? Di masaya. So partaker ka ng consolation. For we would not, brethren, have you ignorant of the trouble. Yan, so... Minsan nagkukwento yung mga lingkod ng Diyos na ano lang pinaghirapan. Hindi lang yung kwento, hindi nagpapaawa. Ito sinasabi dito eh. Ni ayoko maging ignorante kayo kasi baka hindi nyo alam yung ibang lingkod ng Diyos, di ba, sa halip na ipanggasto sa ganyan, minsan ang hirap din yung kwento nun. Di ba? Pero iba, sacrificial giving eh. Okay, pero siya dito, ano naman yung mga matin dito eh. Nakwento sa kanya sa Acts na nabasa ko nga kanina. Ganon, nagulpi si Paul. Pero dito, ano sabi niya? We're pressed out of measure. Ano sabihin nun? So, sagad na sagad sila. Above strength, in so much as we despaired even of life. So, we to. So, yung sabihin, mga kasama niya. Sino ba yung mga kasama ni Paul? Sino yung mga nakasama ni Paul? Hindi kayo. Sino ka sa Acts? Si Silas, Barnabas, sina Luke, sina Mark, sina Dimas nga nung unang panahon. Sino pa? Yan. Sina Tertius ba yun? Tsaka Tertius, Eutychus. Eutychus, ayun ang laglag, di ba? So, pero may mga pagsubok daw pa sila. Parang gusto nilang mamatay. Yun ang sabihin nun. Gusto ko nang mamatay. Katulad nung na-shipwreck sila. Mamatay na lang ako. Langit naman ako eh. Nung ginulpi siya. Ilang beses ginulpi sa pool, di ko na nga nabilang eh. Dati binibilang ko yun eh. Ah, wala na ako. Naubusan na ako na. We had the sentence of... Ito naman yung maganda. Bakit daw okay lang sa kanila yon? Alam niyo yung... yung mga sinesentensyahan ng kamatayan, wala na kasi ngayon yan eh. Dati, meron nun. So, pag ikaw ay nari, ano mang ginawa masama? Nag-tridol. O kaya napagbintangan yun ang masaklap, di ba? So, napagbintangan ka na nag-tridol sa bayan, for example, papatayin ka, anong gagawin mo? Imagine nyo. Kunwari, itong politika natin ngayon, matindi ah. Nag-uusap, itataas daw yung tax. Eh, busit na busit yung mga tao. Eh, yung presidente nga, hindi nagbayad ng tax eh. Kasi nag-aasaran naman, yung mga troll ata daw yan eh. Sabi ba nun, oh, tanggapin niya yung pagkatalo nyo. Ngayon ako, di ako bumoto, wala akong pakialam dyan. Pero imagine nyo na lang, kunwari na lang ha, kunwari merong whistleblower, kunwari si Rain. Di nakita niya, loko-loko pala si Marcos. Tapos nalaman niyang ganun. Eh kaso, na siya yung napag-initan, so papatayin siya dahil doon. Imagine niyo lang, wala kang ginawang masama, gusto mo kang paglingkuran yung bayan, kaya mo sila expose. Anong pakiramdam mo nun? Gagawin mo ba yun, by the way? Hindi. Ikaw ba, gagawin mo ba yun? Para sa bayan, ikaw ba? Ikaw ba? Hindi. Ikaw, Stephen? Ikaw? 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 Ikaw, di?
Yung totoo lang. May ano ka, may information ka na pag binunyag mo sa public, papatayin ka, titirahin ka ng mga nasa, di ba nung kay Duterte, dami na yung pinapatay, di ba? O ngayon, bago na naman yan. No? Ikaw, di, gagawin mo ba sa bayan? Ikaw, Joshua? Ha? Hindi. Ikaw, Christian? Pwede. Ikaw, Bad? Dapat naka-recording kayo dito eh. Ikaw, Bad? Tinulugan na nga tayo ng pwede. Ikaw, Ma'am? Para sa bayan. Ayan. Ikaw, Nay? Ang hirap sagutin, di ba? Pero dapat... Oo. Kasi hindi lang basta bayan, sa public yun, tsaka sa katotohanan. Kaya ayaw nyo, kasi nga, yan, kaya ganyan tayo eh. Oo. Oh. Kasi ganoon yun, pag na tao, ay papatayin daw ako, sige, kaya mo na lang, bahala na yung... Nakabukas pala to. Kaya hindi umiinit eh, lumalamig. Yung bintana, yung bintana. Ah, hindi naman pala masyado. Sige. Kunwari, utang ni Marcos, magkano daw? 203 billion pesos. Ikaw lang yung makakapag-ano doon para sa, for example, may pera naman yung mga yan sa Swiss. Ano? Anong gagawin mo? Papatayin ka. Ulitin ko yung tanong ha. Para makarelate lang tayo dito. Ang hirap ha. Inaantok kayo. Ulitin ko, naitindihan niyo yung kwento. Pag nag-whistleblower ka, Swiss, sinabi mo sa public, papatayin ka nila, pwede kang patayin ng kung sino. Pero alam ng bayan, at least ma-persecute, maparusahan yung nagkasala at posibleng may balik yung pera. So gagawin mo ba yun? Ulitin ko, ikaw. Hindi mo ba yung tanong? Ikaw, Bad? Ang hirap, hindi pa rin, ikaw. Hindi mo alam, ikaw. Oo, ikaw. Hindi, ikaw. Hindi. Sa'yo naman matay ako, basto, di ba? Ikaw. Rap. Ikaw. Itindihan mo ba? Ikaw, Bad? Ikaw, Stephen? Wala pa rin, ikaw. Daddy? Oo nga, asa ba yan? Yun, yung kwento. Ikaw, Jesus, asa ba? Ikaw, Christian? Asa, ayaw ko mamatay eh. Sino magusto? Ha? Hindi papahuli. Hindi nga, yun nga. Siyempre, susubukan mo lahat ng ano, baka hindi ka mahuli, di ba? Eh, siya mag-ano ka, sino ba yung ano, nagtatago sa shadow? Yung dati. Kalimutan ko tuloy. Hindi, yung ano, yung nagsalita agad sa Tete. Ikaw, Bad? Ikaw, Ma'am, yan. So, ganito yan. Bakit yung iba ayaw? Takot, di ba? So, kasi sabi ko dito, sila, si Paul, ang kwento kasi ilang beses siya eh. Nung pumunta nga sila ng Athens, eh, kaugulpi lang niya sa, saan ba yun? Sa Jerusalem ata. Umalis ka muna dyan. Oh, dito ka, palamig ka muna dito. Nakita niya itong mga tao, given to idolatry. So, sabi niya, preach ulit siya. Maganda lang sa Athens, hindi sila ganun ka, ano. Inasar lang siya. Eh sabi to, paano kayo magiging matapang? Kasi sabi niya, but we had the sentence of death in ourselves. Which means, alam ko, patay na tayo eh. Yan yung sinasabi ng mga sundalo, sarili nila. Yung sundalo, pag nilagay ka dun sa kung saan man yan, dineploy ka sa, sa Mindanao, anong gagawin mo dun? Ba't ka andun? Ikaw ilalaban para sa bayan. Parang patay ka na nun. Dapat ganun ka. Kasi bakit ka lalaban doon kung alam mong anytime pwede kang patayin? Nagta-travel lang kayo, masabugan na kayo. Pupunta ka pa ba doon? So kung hindi, kung wala kang sentensya sa sarili mo ng kamatayan, takot ka. Uy, lusob! Kayo na lang. Ganun yan eh. Na-imagine nyo ba yung ganda? Minsan panoorin nyo yung mga ganun na gera. So kasi ganun sila, tayo, tinatawag tayo soldiers of the Lord eh. So dapat di kayo ganyan. Eh ngayon nga, mga kahit mga pastor, mga takot. Preach lang yan ha. Ayaw lang nila mapagsabihan na, hoy, ba't ginaganyan mo yung mga bakla? Ba't ginaganyan mo yung mga ibang pastor? Huwag na mo yung ibang pastor. Basta baptist, huwag mo nga sabihan.
Salita pa lang yan. Eh, lalo na pag ano. Ay, hindi ka makakapag-mall. Sige na nga, pabakuna na nga ako. Lord! Parang sinugal na yung buhay mo eh. Parang Russian roulette. Mamatayohin. Wala ng Diyos. Tama ba naman yun? Sabi niya dyan, sinintensya niya na yung sarili nila, patayin na kami, anytime pwede kami mamatay. Dapat ganun. Okay? That we, again, nabanggit ko tuloy, no? Kumpara natin sundalo tsaka tayo. Yung sundalo, minsan yung laban nila, walang kwenta, alam nyo ba yun? Minsan ginagamit lang sila ng gobyerno. Eh tayo, hindi. Ginagamit ka ba ng Diyos para lang sa wala? So kaya dapat lalong hindi tayo takot. Amen? Kaya sa soul winning, apply nyo yan. Mapapahiya ka lang, walang kwenta yan. Hindi dapat matakot dyan. Kumapahiya ka ngayon, at least pinakita mo yung pag-ibig mo sa kanila, baka pag may ibang nag-solve sa kanya, yung naglakas ng loob sa akin dati, mukhang mahiyain eh. Maliit na babae, parang si Pamiya tayo. Pero talaga naglakas loob siya. Minura ko. Nakita ko parang nangiyak-ngiyak siya. Naalala ko yun, nung may lumapit ulit sa akin, kasing laki ni Rain, kinausap ko na, yung mga ganun ba? Kaya kayo matatakot. That we should not trust in ourselves. Isa pa yan, di ba? Kaya ako takot kasi, alam ko, hindi ko kaya to. Nakita mo ba yung mama na, ano, baka magulpi ako nito, i-sharean ko na. Hindi, wag na lang, hindi ko kaya to. Wala kang mararating pag ganun. Ito masyado na itong matanda. Ito masyadong bata. Ito mukhang sosyal. Hindi mo alam. Eh dapat, wag kang magtiwala sa sarili mo. Saan sila nagtiwala? But in God, which raised the dead. Ang tinding Diyos nun, hindi yung basta Diyos. Patay na, binubuhay pa. Ano nakakita nun? Yung Diyos lang yun. Tsaka yung mga propeta ng Diyos, sa pangalan ng Diyos. Amen? So kung doon nagtitiwala sa Diyos na yan, walang imposible. Amen? Amen? Amen. So late ng church natin, hindi tayo lalaki. Walang ganun. Yung mga malaki minsan, gumaganon pa yun eh. Isang problema lang dyan, bagsak yan. So tayo, at least nag-umpisa tayo sa maliit. Walang, hindi yan imposible. Okay, tinutukoy niya ang Diyos, who delivered us from the great, so great a debt, and that deliver, in whom we trust, that we, He will yet deliver us. So, niligtas ka nga dati, niligtas ka niya ulit. Amen? Ye also helping together. So, dito na, muna tayo sa mga kapatid, no? So, bakit daw malakas ang loob ni na Paul? He also helping together by prayer for us. So, alam ko na nalalangin kayo eh. Amen? Kaya tayo, pag-usolving niyo naman tayo, may nanalangin sa atin, hindi tayo takot. That for the gift bestowed upon us by the means of many persons, thanks may be given by many on our behalf. So, ano yung sinasabing gift dito? So, hindi naman ano yan. Malamang yan, support yan. Amen? O kaya nabanggit ko sa lahat sa inyo din, yun nga, nung tayo nagsimula dito, wala eh, wala akong alam sino mag-support, sino mahiniwala sa atin, wala akong idea. Pero yun, biglang may nag-support dyan, may nag-support doon, salamat, nakaka-encourage yun. So iba tuloy-tuloy, iba hindi tuloy-tuloy, pero iba tuloy-tuloy. Okay, parang wala kang karapat, feeling ko wala akong karapatang mag-back out, wala akong karapatang mag-tama rin, di ba? Kasi may mga nag-pray sa'yo, may mga sumusuporta. Amen? Imagine mo kung natin, tinamad ako. Tapos dumating kayo dito. Nasa si pastor? Ayun, discouraged. Umiiyak. Napagod na raw siya. Eh, di ba yun? Nakakahiya, di ba? Yan. So, for our rejoicing is this. Doon tayo matapos, no? For our rejoicing is this. Bakit tayo masaya? Pastor Paul, yung pastor to eh. Pero, Brother Paul, anong pinagsasabi mo masaya ka eh? Nagulpi ka lang kanina, kitang-kitang nga sa mukha mo, parang, ikaw ba yan? Ano nangyari sa'yo? Pilay-pilay ka na. Tapos sasabi mo, nag-rejoice. At sabi niyo dito, ano ba yung saan siya masaya? Kayo, saan kayo masaya? Ba't mo gusto yung pumunta sa church? Saan kayo masaya?
Yesha, masaya ka ba? Sa ano yung kinakasiyahin mo? Ano pa? Tama yun. Maganda yun. Natututo ka eh. Fellowship. Ang galing ah. Kuha mo agad ah. Ganun yun. Sabi niya dyan, ah, ito yung talagang, kaya ako masaya kahit nagulpi ako. Kahit minsan, walang-wala ako. The testimony of our conscience, ito yung talagang gusto namin. That in simplicity and godly sincerity, so hindi sila mayaman eh. Nakikita niyo ba yan? Not with fleshly wisdom. Ang talino mo kasi nasabi. Pag nag-preach ka, talino mo. Minsan, parang pag binabasa mo to, siguro si Paul, pag nagsalita ito, talagang nakikinig sa kanya, ang galing kasi. Hindi, pag binabasa mo to, hindi yan. Sabihin nyo, si pastor, kaya mag-church ako dyan kung ikaw, magaling kang magsalita eh. Baka mas malala pa sa akin si Paul. Alam nyo ba yun? The Pharisee yan, hindi magaling magsalita. May sinabi sa kanya sa Diyos, 1 Corinthians, naalala nyo ba yan? Hindi siya magaling magsalita, pero gusto niya yun. Simple lang. Tapos pag sinabi niyang sincerity, talagang, ang yun, mga preacher ngayon, kala mo, gagaling eh. Dahil magaling umarte. Diba? Alam niyo ba yun? Minsan, maniniwala kasi, sa boses pala, binabago eh. Minsan, nakita niyo ba sina, ano, mga preacher dyan, huwag niyo nang pakinggan. Pero, sa aling may time kayo, minsan, mapakita natin dito. Ang dadrama eh. Kahit sa mga Baptist ngayon, nauuso na rin yung gano'n. Napansin ko. Meron silang palabas na di lang mag-preach na lang ng totoo at ng gusto nila yung madrama. Pero hindi gano'n sina Paul. Yung iba naman, babasa na kung ano-ano, quotation, English. Mali naman. As minsan, kay ano pa, Spurgeon pa. Okay naman Spurgeon sa ibang bagay. Kaso nga Calvinist yun. Kaya ako, hindi ako ma-ano dun eh. Ay, ang gandang pakinggan ng mga terms niya. Hindi ganun si Paul, kaya hindi na tayo dapat ganun. Kaya sabi dito, but by the grace of God, we have had our conversation in the world. So, pinapakita niya kung ano yung ginagawa nila. At ginagawa talaga nila paglilingkod. Kaya sabi dito, and more abundantly to you word. Ano yung sabihin ng you word? Ano yung forward? Abante. Papuntang? Unahan, forward. Backward, ano yun? Direction ng likod. Rightward, syempre, right, left. Ano yung U-word? Papunta dun sa mga tao. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa pala nila, nahirapan sila, gumastos sila dito, tinanggap nila yung kahihiyan, ano pa, nagulpi sila, pinagbintangan sila, lahat yun, ginagawa nila para sa mga tao. Especially sa mga kapatid, ha? Hindi sa lahat ng tao, hindi tayo ganun, hindi tayo politiko. Na kunwari lang, mga sa atin lahat, hindi wala. Tayo, specific tayo sa mga kapatid. Amen? Amen. Ba't pinagtsatsaga natin yung mga bata? Lagi lang sa isang kahon, tapos kunwari, magsaya sila doon. Tapos paglabas nila dito, ay, dami umatin sa church, ha? Yung iba pala, nagwala lang doon, saan? Ba't natin sinasaga yung mga bata? Tsaka yung mga, yan, may problema sa bahay. Relationship, yatsaga natin. Bakit? Lahat kasi yung para sa kapakinabangan ng mga member. Amen? Mga kapatid. So, ulitin ko ha, yun daw, dun masaya si Paul. Dun masaya yung lingkod ng Diyos. Pag yung mga tao ay naikinabang, lumalago. Yun po ibig sabihin nun. Amen? Hindi mayaman ha. Ayun na, nakausap ko kailan lang. Sabi ganun eh. Yung mga kilala kong mga compromiser, binibida pa. Sabi ba naman, si ganyan, ang laki ng church sila, ganyan. Si ano, ganyan. Oh. Hindi ko na lang gusto kontrahin kasi ayoko nang tumagal yung usapan. Ganun ba? Gusto nyo ganun kayo? Ayayaman nyo nga, mga compromiser naman tayo pare-pareho. Gusto nyo yun? Hindi ganun, okay? At meron isang bagay pa, no? Busing ko na lang. Hindi lang yung lingkod ng Diyos, doon sa mga kapatid, isa yon. By the way, demonstration ng pag-ibig yun na tunay. Amen? Ano sabi ng greatest commandment? Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. And the second is like unto it, di ba? Ano yung isa?
love your neighbor as thyself. So ito din yun eh. Kaya pala sa masaya si Paul, mga lingkod ng Diyos, pag yung mga kapatid, ay kahit sila yung nahihirapan, tapos yung mga kapatid, parang easy-easy lang, okay na rin yun. Sa umpisa lang naman kasi yan. Pag natuto na rin kayo maglingkod, kayo rin yun. Hahanapin nyo na rin kayo yung mahihirapan para sa mga kapatid. Amen? Kaya sabi dyan, for we write none other things unto you that than what ye read or acknowledge. And I trust ye shall acknowledge even today. Anong sabi acknowledge? Sinabi lang dyan, yung parang narinig na nila. Yung sabi lang kasi sabi niya, parang, ano ba pinaggagawa ni Paul? Nag-preach, evangelize. Nagulpi lang naman sila dahil pinaglaban nila yung tamang doktrina. Diba? Kung ano yung sinulat nila sa kanila, yun na yun. Yun ang sinasabi dito. Yung sabi, walang drama. Walang dadagdagan mo pa ng, ako po, hirap na hirap talaga sa ministry. Minsan po, wala kami makain. Yung mga ganyan eh, missionary na, ano? Tinignan mo, ito, taba-taba nito, missionary. Ito, anong walang makain? Kami po ay isang beses. Dati kami nag-soul winning. Kami po ay nabastos, ganyan-ganyan. Minura kami. Buti na lang, hindi na nangyari ngayon yun kasi hindi namin nag-soul winning. Mga ganun. Oh, exaggerated ba? Para lang sa kwento. Sila, hindi sila ganun. Ano yung nakita mo, nabasa mo, nakda, yun na yun. So basically, sinasabi dyan, totoo sila. Men? Iba naman, ganun din. Yung mga star, kasi ano ko na rin sa mga, narinig ko sa mga kwentuhan ng mga pastor eh. Ngayon si pastor, may sinasabi siya noon, pipicturean lang yun. So magkakaroon sila ng event, yung mga papakain, siyempre marami atin. Eh minsan, one time lang yun. Tapos pipicturean na yan. Oh, ito yung church, ito yung gawain sa Philippines. Papakita na ngayon doon sa hihingi na ng support yun. Pero wala talagang church. Parang ganun. Iniwala ba? Kasi tawalo yun. Talaga. Pero sila hindi ganun. At tayo hindi ganun. Eh tayo nga ako, wala pa akong... Yan, yung mga nag-support sa atin, tayo yung nakita niyan. Hindi nga tayo ma-ano eh. Marami sa mga grupo namin, puro ganun. Please pray for us, ito yung kailangan namin. Ganun agad, hindi mo nga sila kilala eh, kung sino ba sila. Sino ba itong mga to? Ganun lagi banat. Tayo, gagawin lang natin. Kung napansin tayo, di salamat. Hindi tayo dito media na mapansin. At uhututan nyo mga sino-sino. Okay? Tapos, and also, ito na, dito tayo matapos muna. And also, ye have acknowledged us in part. Ano'y sabihin nun? That we are your rejoicing. Parang ganito yan. Ako, mahal na mahal kayo anak ko. Salamat. Pero mahal ka ba nung anak mo? Yung tanong. Ha? Tanong. Sino mga magulang dito? Mahal ka ba ng anak mo? Wala masyado eh. So, pero sino talaga yung nagmamahal dyan? Di ba, syempre yung magulang, automatic yan eh. Pero mahal ba ng anak yung magulang? Tinuturo yan sa kanila. Kaya itong mga anak ko, tinuturo ko rin yan. Paano galangin yung tatay, nanay. Then automatic eh. Pero in a way, mahal din kami, di ba? Pagkakain na sila. Kaya may hihingin, di ba? Ganun yun eh. Kaya ganun din si Paul. Ano yung sabi niya dito? As also you have acknowledged us in part. Okay ha, minahal namin kayo ha. Ganun. In part lang eh. That we are your rejoicing. Kami, tuwan-tuwa kami sa inyo pag umaten kayo. Totoo yun. Amen? Pag lumalago kayo, yung mga, pag maayos yung damit nyo, dati para kayong gusgusin. Diba? Yung iba, dati parang wala lang, di nakikinig. Iba, nakikinig na talaga, nagme-memory verse na. Tuwan-tuwa yung lingkod ng Diyos dyan. As in. Ang tanong kayo, natutuwa ba kayo? Yun ang tanong dun eh. Pero yun nga, habang lumalago kayo, nagkaka-ano tayo, di ba? Kaya ang title yan natin ito, Rejoicing in the Brethren. Hindi yung meron, ay, may bagong TV. Masaya. Pag luma na, ang bago dito. Kaya tinitingnan ko yung mga picture nga. Alam, ganun pa rin tayo. Wala yung pinagbago ah.
Ngayon, may mga additional naman. Even as ye also are ours in the day of the Lord Jesus. So, medyo malalim. So, yun nga, dapat maging masaya tayo sa mga kapatid. Bakit? Alam nyo ba na tayo-tayo yung magsasama? Bandang uli. Kaya dapat sa church, walang iwasan. Okay, nasabi ko sa inyo dati, ha? Hindi yung sinabing kailangan kasundo nyo lahat. Sana, in and the best, kung matalino ka, gusto mong maging lingkod ng Diyos, isa yan, eh. Sabi, ang hirap na pakiusapan ng isang to, eh. Ang hirap ka usapin, ang hirap pakisamaan. Ministry nga yan, eh. Diba? Kailangan, ano mo, ano rin naman sa'yo yan, eh. Ibig sabihin, may improve din yung personality mo, mga bata, kayo. Hindi yan pabigat dapat sa inyo. Talaga mabigat minsan, pero parte yan ang buhay. Diba? Minsan, nakikita ko kayo, minsan, hindi nyo matyaga yung mga bata, di ba? Napapansin ko yun, eh. Kaya, tsagayin nyo lang. Mahirap, pastor, eh. Ganun talaga. Amen? Nakikita ko minsan, yan, ha? Diba? Ganun talaga sa umpisa, ha? Pag makulit. Pero, may improve yung inyong personality dyan. Amen? So, yun. Kaya, ang kasiyahan dahil natin, yung mga kapatid. Amen? Nakikita nyo naman sa amin yan, eh. Sabi sa inyo, hindi tayo sa lugar, sa kung ano man yan. Hindi tayo masaya doon. Masaya tayo sa inyo. So, sana kayo din sa amin. Yun ang sabi dito. Kung si pastor, medyo napahaba yung preaching, medyo na late magbihis, di ba? Ano ba ba? Na-late sa, ano? Si Brad, na-late sa, ano? Lakad natin. Konting tiyaga, amen? Sino ba madalas late? Yan. O yung iba naman, masyadong matampuhin itong kapatid ito, tiyagain mo. Amen? Itong isa naman, malakas naman mga asal masyado. Tiyagain mo rin. Ganun yan eh. Ibig sabihin, wala tayong ano. Kung gusto mong walang problema, doon ka sa ano, doon ka maging mangka. Yung mga Buddhist. Walang problema yun. Nakaganyan lang, kunwari spiritual. Ewan ko, nagkukung fu talaga yun. Pero yun ang ano yung mga pare, ganun eh. Kunwari, tsaka mga madre. Puro kasalanan daw yun, sabi nila. Oh, anong ginawa mo doon bandang ano, para kang lang ginawa, doon lang. Tapos puro pagkukunwari yung binabasa mo. Puro sa demonyo gagawin mo doon. Kaya huwag kayong hanga doon. Ako, hanga ako dito sa mga nag-soul winning. Yun. Yun ang mahirap eh. Spiritual battle yan eh. Yung mga nasa church, kahit may malakas bang asal doon eh. Asarin mo din. Hindi ka marunong eh. Kasi, pakisamahan mo. Amen? O, dyan muna tayo. Gusto yung 2 Corinthians? Pareho lang to ng ano. May mga maganda rin dito, pero yung iba ka, madalas kinukot kasi 1 Corinthians. Marami kasing aral doon. Pero ito din. Follow up to eh. Amen? Parang wala eh. So, okay yung ano, okay yung gasawa sa Panginoon, tsaka sa salita ng Diyos. Saka sa mga kapatid. Pakisamahan nyo yan. Saan ba si Peter? Sino may mga ano dito, iniiwasan? Okay lang yan. Ako, nasa ko madalas yan eh. Kami iniiwasan. Yung mga tumatakbo eh. Sige, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita na follow up, Panginoon, 1 Corinthians. I pray na makita namin sa paglilingkod ni Paul and kumpanyo nila, Lord. I pray na yung pattern nito sa aming ministry, Panginoon, makita namin na mahirap, hindi madali, but doon po yung consolation, comfort. Pag kami naman ay nakaranas ng gantong mga paghihirap, Panginoon, persecution, kung ano man yan, hirap, Panginoon, gastos, yung mga pagitimpi, Panginoon, sa mga kapatid, ay kami naman po yung makakapag-comfort din sa iba, yung mga nagsisimula pa lang. So, maraming salamat po, Lord, sa mga ginamit niyo sa amin, Panginoon, yung lingkod. I pray na matutunan namin kung paano maglingkod din sa iba. As we continue this book, Panginoon, makuha namin yung sustansya, Panginoon, ng inyong salita. Dahil kami, nagko-commit din naman, pupunta kami, Panginoon, every time na mayroon kaming Bible study service, Panginoon. So, yun lang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.